Ganito ang mangyayari kapag pinagsama mo ang leche flan at ang ube biko. Hindi mo kailangan ng oven dito at napakadali lang nitong gawin. Isang kilo ng malagkit na bigas ang gagamitin natin at katulad lang din kapag nagsisaing tayo, babanlawan muna natin yung ating malagkit na bigas. Hindi kailangan na may kulay yung malagkit na bigas ninyo, natapon lang talaga yung food color na katabi nitong aking malagkit na bigas kaya medyo kulay Shrek. Kapag nabanlawan na, lagyan nyo lang ng tubig na sapat tapos lutuin lang ito, pwede sa ordinary kalan at pwede rin sa rice cooker. Habang hinihintay na luto, mag-prepare na tayo ng ibang mga sangkap. Meron ako ditong 400 ml ng coconut cream. Ito yung unang bigas sa gata. Dagdag din tayo ng kalahating lata ng ube condensed milk. Pero kung wala kayo nito, pwede yung plain tapos mag-add na lang kayo ng ube flavoring. Maglalagay din ako ng 1 teaspoon ng asin. Kalahating lata lang yung ginamit ko dahil ayoko ng sobrang tamis para sa ating ube biko. Haluin at itabi muna natin ito at gagawin muna natin yung ating leche flan mixture. Para sa leche flan natin, tatlong itlog lang yung gagamitin natin. Matipid itong recipe na ito pero masarap at hindi ganun katamis din. Lagyan natin ito ng isang lata ng condensed milk, kahit anong brand pwede nyong gamitin dito. Isunod na din natin ng isang lata ng evaporated milk, kahit anong brand din pwede rin dito. Para naman matanggal yung lansa, gagamit tayo ng vanilla, pero pwede rin kayong gumamit ng lemon zest or lime zest, much better. Haluin lang natin ito ng mabuti hanggang sa wala na tayong makitang buo-buo na mga ebon. Pag well blended na, maglagay tayo ng 3 kutsara ng cornstarch. Alam ko, meron na sa inyo yung tumataas ang kilay dito sa ating leche flan recipe, pero don't worry dahil nakuha ko na yung tamang timpla para makagawa tayo ng no steam na leche flan na hindi lasang gulaman. Once na mahalo natin ito, papadaanin natin ito sa strainer para matanggal or mawala yung mga buo-buo na mga cornstarch at mga itlog. Sa isang separate bowl o kaya naman sa isang pan ninyo, maglagay tayo ng 500 ml ng tubig. Ito talaga, it's a must na Mr. Hot gulaman yung gamitin natin, yung unflavored na kulay yellow o kaya yung kulay white. And take note, hindi nyo ibubuhos lahat yung nasa pakete, 2 teaspoons lang yung ilalagay ninyo. No, dihalo na din natin yung isang lata pa ng evaporated milk. Sumubok na din ako ng ibang brand ng gulaman, pero dito ko lang nakuha sa Mr. Hot gulaman yung texture na gusto ko na pinakamalapit sa traditional na leche flan. Gagawin ko na din yung slurry para sa ating caramel. Dito naglagay ako ng 3 tablespoons ng cornstarch at 2 cups ng tubig. Haluin lang ito at itabi at mamaya pa naman natin ito gagamitin. Pre-prepare ko na lang lahat muna yung mga ingredients natin habang hinihintay nating maluto yung ating kanin. Kapag luto na nga ito, ay pwede na tayong magpakulo ng ating ube gata mixture. Pakuloan lang natin ito for 3 to 5 minutes at kapag kumukulo na ito, pwede na nating ihalo yung ating nalutong kanin or malagkit. At kung meron naman kayong ube jam, pwede rin kayong magdagdag nun kung gusto nyo na mas flavorful at lasang lasa yung ube. Halukayin lang natin ito for 10 to 15 minutes or hanggang sa ma-achieve nyo na yung consistency na gusto ninyo or yung lagkit na gusto ninyo. Nalaman nyo na medyo maganda na yung pagkalagkit nito kapag hindi na siya masyadong dumidikit sa kawali ninyo at medyo nakaka-hold na ito ng kanyang hugis. Isala na din natin ito agad sa ating mga containers para malagyan na natin ito ng ating leche flan. Hindi pa nakabukas yung kala natin dito at hinalo ko na yung ating leche flan mixture dun sa ating gulaman mixture kanina. Kapag nahalo na, iset lang natin sa medium heat yung ating apoy at kailangan patuloy yung paghalo ninyo sa ating mixture. Kapag napansin nyo na malapit na itong kumulo at muusok na, ay patayin nyo na agad yung kalan at huwag nyo na siyang hayaan pang kumulo. Transfer na din natin ito agad sa ating mga ube biko para mag-set na din ang mga ito. Habang hinihintay nating mag-set yung ating leche flan ay magtunaw na tayo ng ating caramel. Dito white sugar lang yung kailangan natin at tunawin natin ito sa lowest heat. Tapos hayaan lang natin maging amber yung kulay nito at kapag amber na yung kulay, pwede na nating ibuhos yung slurry natin. Pag nailagay na natin yung slurry, pwede na nating medyo lakasan yung apoy sa medium heat at hahayaan lang natin itong matunaw at lumapot. Pagkaluto nga ay palalamigin lang natin ito for 5 to 10 minutes at take note, huwag nyo itong isasalin agad sa mga leche flan ninyo. Kailangan firm na yung mga leche flan bago natin lagay yung caramel dahil kapag hindi pa yan firm, ang mangyayari ay maghahalo lang yung inyong caramel at hindi magiging maganda yung kalalabasan. Kalagay ng caramel ay pwede nyo na itong iserve agad o kaya pwede nyo rin muna itong palamigin pero okay lang din kahit hindi dahil magsiset naman na yung ating leche flan kahit hindi nyo yan i-rev. Kahit hindi nga natin in-steam yung ating leche flan, sigurado ako na hindi ito textured na gulaman. Marami na akong na-experiment na recipe na no-steam leche flan pero ito talaga yung number 1 na recipe na maire-recommend ko na pinakamalapit sa traditional.